Final 48, si Princess Finla. Naku-curious ako eh, may nagsasabi dun sa ano, comment section eh. Bakit andyan yung pangalan ng girlfriend ko? Si Princess. Esports. Ay, sino ba yun? Esports 80%, ng Team Payaman 20% sa poll. Wow! Mas ano ah? Lamang mas, ano, esports? Pero beating against all us dito, Team Payaman, 1-0 ang ating score. Welcome to Mobile Legends, Baymax. Yes, and as of now, talaga namang aggravation ang gusto ng Easy Points, Luke at Drogi. Dito will try to steal the enemy camp, pero hindi niya magagawa. The aggravation is real. Drogi mapipilit ang mag-back away, pero yung Roger natin, tuloy-tuloy lang sa pag-clear ng kanyang jungle way sa bottom lane. Wow, si Ahmad pala is going to be a side lane. Ang ala ko, ang magsa-side lane is yung Sylvana. Pero no, this is going to be a side lane Chang'o. And if we compare both of our hyper carries dito sa magkabilang team, mas mabilis yung kilos ng side ng Team Payaman. Baymax, may tanong ako. Kung may Chang'o, may Shanghai ba? Pero wait, hold up, thought. Hold up! Oh, last ko na yun eh. Sabi ko nga. Last ko na yun. Hold up pa nga talaga dahil... Dito na makakapagbigay ng first blood. Oh, tama sa. Yes. Dito mas bottom lane Virus, munti ka nang madali ng Team Payaman. That is going to be 1-0 tayo. Mariatina in favor of Team Payaman, and as of now, form wise lamang ang Team Payaman. Mountain Chakra has been activated just to know the exact locations of the enemy team, kaso wala silang may pangsasagot sa cut lead na ginagawa ng Easy Points dito, and hindi nila maisagot kasi nga may nagbabantay din dun sa middle lane. Grabe ka na 2021 dun sa Shanghai joke ni Maring Athena. Sabi ko nga, last ko na yun, Baymax, pero makikita naman. Makikita naman natin dito, Abisa Laro will not connect to Boss Dogs right now, pero si Francis Finlock right on the middle lane. Eh, akyat para makipag-1v1 with a great one. Yes, against Call Me Senpai, look at the HP. Delikado nga lang dito yung kalagayan ng Thames natin, kaso disengage lang din muna. Successfully taken nga lang niya, no? Naagaw niya dito yung gold grab against the Lapu-Lapu. Good job against him. The turtle is now up for grabs and is waiting to be taken away, kaso wala pa tayo ditong mag-i-engage, no, para kumuha. This is a fake turtle by Thams. He knows na pupuntahan siya ng kalaban, so they're waiting to a perfect opportunity para makapag-set up ng teamfight. Gusto niya lang, Baymax, na palabasin sa lungga dito ang side ng esports. Meanwhile, Call Me Senpai with a jump! Oh, grabe naman, the turtle has been taken by Easy Force, pero Nikalay is going to be targeted by Call Me Senpai. Grabe yung aggression na pinapakita nila, kaso disengage siya lang din naman muna. The lead is still on the side of Team Payaman, Maring Athena, but papilisan ng farm lamang talaga si Roger eh. Ang bilis niya mag-deer out ng jungle camps. Oo, Roger yan si Lycan Troop eh, no? Alam mo naman, si Palmot Kalimot talaga, si Boss Kalimot Roger. Talaga. Pero dito si Van. Kalimot. Nako, muntik nang makakalimutan si Van sa may middle lane. And item check tayo, 3 minutes into the game. Tignan natin kung meron nang makakabuo ng core item natin. Thamos going for the endless battle. Roger for the Raptors. Machete para sa kabila. Yison Shin having his Berserker's Boots dito. Attack speed boots na kuha niya. Cho, eto. Malapit na kagad siya sa kanyang Blade of Heptasis. As of now, the aggression from both sides of the team are chill. Wala pang masyadong aggravation. Speed lang eh, no? Pag chew you there, guys, may sarili kang mundo muna dito. Pero dito, magiging sariling mundo rin. Look at that, ano ha, mirror move ang ginagawa ng both of the teams. Oh, dito may bottom lane, way of the dragon has been activated. Chang'o has been taken down, pero mahabol pa rin dito sa manta ni Crow. At si Lay, Lay still on the go, kaso I think hindi mahuli yung chew. Nahuli, and wala na nga siya magagawa. He's trying to escape, but nope, nakakulong ka na sa ultimate ng ating Sylvana. What a nice exchange, no? Kasi 1-for-1 lang naman ang nangyari, hindi nakuha yung tam sa tam. Sa top, yes, may sagot, but walang nakalamang. Walang nakalamang, indeed, Baymax. Pero nakikita ko dito, kala ko magkakaroon ng mirror move eh, kasi umakyat ganda yung Team Payaman against esports pala, yun nga. Pero guys, kung mapapansin natin dito, Val laging sinasamahan lang dito, si YSS. Pero just ayun, nag-connect. Yes, here comes the Roger. Basic attack as Aluminum Blast has been activated just to protect Yison Shin. Medyo na-delay ang backup powers dito ng Team Payaman, kaya makakatakas pa ang YSS. 2-2 na tayo. 4 minutes on the game. On to the middle lane. Tiraman ang Abyssal Arrow si Parang Virus. This is going to be his demise. Hindi mo inibigagan yung Abyssal.
hindi ka rin makakatakas sa pagkamatay. The turtle is going to be taken out by Team Payaman. As of now, they're trying to damage it. Pero nahuli dito yung Lolita natin with Abyssal Arrow. Kanilmot, Abyssal Trap is still there. That is going to be Achilles Priscilina. And still, tuloy yung mga dito ang Ultimate Empire using his ultimate disabling the Thams. Delikado kalagayan ng Thams natin. Mountain Shock has been activated to slow down the entire enemy team. Delikado kalagayan ni Nika as well as ni Samantha Nicole. Pero Abyssal Arrow is still there. Foca Selena still on the go. Kamot dito. Kamot door with a mega kill. Habulin to ni parang Serio, and that is going to be a shutdown. Baymax, uminom ka muna ng tubig. Ibang klase talaga. Rapperist na nga eh, no? Spokesperson pa para sa ating bansa. Pero ito nga guys, going in dito, si Samantha Nicole, well farmed naman dito yung ating Roger. Take note that even though that Team Payaman kanina medyo nakalamang, pero eSports is still trying to navigate. And look at that, very nice execution of lineup rotation for the side of eSports. Ang pinapakita ng eSports against Team Payaman. On the other hand, pwede na tayo mag-item check. May yep. Demon Hunter Sword dito, si Tams. Actually, akala ko ang bubuin ng Tams is Endless Battle, pero Demon Hunter Sword ang hinawakan niya. And as of now, 5-4 tayo, pero the gold deed is on the hands of eZports. Why? Nakakuha sila sa bottom lane, Maring Athena, ng gold plating, which is hindi nagawa ng Team Payaman kanina. As also, nabasag pala yung top lane na yung pie, dagdag pa natin yun. But hindi naman ganun kalakihan, guys. Below 1,000 pa rin naman nakalamangan nila ng eZports dito, pero as I think this is going to be a very huge team fight kapag nagkahulihan dito sa may middle lane. Pero speaking of huli, nahuli na nga yung Thames sa atin dito, disabling by the entire enemy team. Numino Blast has been activated pero walang tatamaan. Still a good pick off para sa side ng eZports taking down the Thames. Tinamaan ng 99.9% ang germs noon sa Numino Blast ni Boss Dogs. Pero kita naman dito, going in for another kill, will connect to Beerus with the dragon. Here comes the follow-up. The entire team using his ultimate dito to secure. Beerus is still trying to run away. And he is going to live by the thread, mga tol. Dahil nailigtas siya ng tropa niya from eZports. Ang tindi ng backup dito ng eZports. Hindi sila nagpapatalo ngayon in terms of rotation. I think bumapawi talaga. And sabi nila, pinagbigyan lang namin kayo sa game 1. Amen tong game 2. Oh, very confident indeed talaga. Yun, nakikita kong galaw dito ng eSports against Team Payaman. Pero take note na parang ganito rin yung naging kwento ng game number 1 natin. They need to practice their discipline when fighting against Team Payaman right now. And another fight, it's going to happen onto the middle lane. Kaso disengage siya lang naman muna eZports, knowing that the enemy is under the turret. Yung Cho dumiretso sa turret dito sa may top lane, kaya mapipilitang umatras yung Cho natin. Speaking of atras, hindi na naka-atras si Ahmad dun sa middle lane. Nauna pa yun dun sa turret kesa dun sa Thames. Advance mag-isip, 2 steps ahead, hindi lang 1 step, Baymax. Ganun katinde si Beerus mag-Cho. In ibang klase. eSports going in for an easy kill against Ahmad with a 4-4 and A. Pero kita naman natin dito in just 70 seconds, magra-respond na yung first lord natin. 8 minutes into the game time, 5-7 ang ating score. Ang kalamangan ay nasa side ng eSports. Just a blink of an eye, na turn around nila and gaining control of the map with a 0-3 the third at takedowns against Team Payaman. Nag-jump out yung ano rito, yung gold lead ng eZports from 800 kanina to 4,000 ngayon. And as of now, they're in total control of this match. Leo Murphy actually cannot deal that much damage against Drogi. Pinipilit niyang damage yan yung ating Lolita. Kaso hindi niya mapa-atras eh. Makunat na Lolita natin, already having his mask dito. Going for that Tina Shield kaya pala. Kasi sa season binuno. Oh my God! With the Nominum Blast and the stun coming from Lapu-Lapu, hindi ka na makakagalaw. This is the perfect opportunity for eZports to take down the second tier turret on the middle lane as well as go for the inhibitor turret dito sa middle lane. Sadly, the Chang'o and the entire members of Team Payaman is here to defend their homeland. But we need to remember the Lord is up in 10 seconds. Ang tindi naman ang combination of skills na binatawan doon nila Boss Kong yun, Numinum Blast combination together with the Justice Blazer na galing dito kay Call Me Senpai. Call Me Baby na lang, mala-exo dito ang Team Payaman against eSports. Pero may something to note for is that Team Payaman, nasasanay na sila sa mga ganitong clutch play. Oh, kasi nakita naman natin nung game 1 kung paano nila kinambak, di ba? Yung kalamangan ng eZports. Isang maligrong mistake lang din naman dito, parang Drogi, Dracado yung kalagayan. Kaso, makunat talaga. Nasangga niya lahat eh. Ng mid-shore shower.
Ang ganda rin doon sa Chang'o. Ang ganda rin pang counter pala sa isang Sylvana. Ang isang Lolita. Look at that. Nakita mo ba, going in with the comatic lads, talagang hindi tumatagos no, sa shield ni Lolita. Even the meteor shower itself, na waste na nila lahat ng mga ultimates sila on just taking down boss Doggy. Yes. Pero hindi sila nag-succeed. Which gave eSports the time that they need to take down the Lord. Oh, they call the Lord. Yes, yes, because they know eh. They know na nabuhos na kay Boss Dogs yung skill ng kalaban. Pero Abyssal Arrow will connect dito sa may bottom lane. Delikado kalagayan ni Van. The shield is there but not enough shield to let himself live. Still, nandito yung lapo-lapo natin trying to get a revenge for Van. Kaso hindi niya nakakayanin. The Lord, Maring Athena, is going to march in onto the middle lane. Isang maling wrong mistake katapusan to ng Team Payaman. Pero tignan natin kung ano yung gagawin nila. Drogi still on the go. Ang gandang harang dito for the mid-church tower. Hindi madadamage yan yung ating Lord. Look at that Dominum Blast will connect to two people. Ang gandang wave the dragon dito ng ating Chobiros. Killing spree ngayon ang ating Drogi, mga tol. Tinawanan naman Abyssal Arrow dito yung ating Heason Shield. Kaso disengage siya muna galing sa Easy Ports. Actually, si Lapu-Lapu pala yung tinamaan. Parang kasi silang mukhang gladiator eh. Mas maganda na yung discipline nila right now, yes, the Daymax. And I can see that hindi nila pinilit. Instead, they will go for another pressure which is onto the bottom base turret of Team Payaman. Team Payaman on the other hand, maybe to hold on, maiwasan na nila mapick off dito si Ahmad kasi siya yung nagiging susi para maitaboy dito ang side ng eSports. Another Luminum Blast with the flicker! Tamaan dito! Dekado ka tagayan ng Team Payaman. Umasok dito lahat ng eSports. Look at the HP of eSports member. They're being forced to back away kasi nandito yung turret. Kaso ang ganda pa rin ng pick off dun sa Thomas natin. Luminum Blast plus the flicker combo na binitawo ni Boss Drogi is enough to take down an enemy. And kailangan tigilan ng Team Payaman dito si Chang'o na mag-ultimate every time na naka-up yung shield ni Drogi kasi nasasayang lang eh. Every bit of that meteor shower is being blocked by the Lolita. Pero speaking of block, hindi na blackout dito yung ating Abyssal Arrow kaya mamamatay ang ating Lapu-Lapu. Pero hindi pa post Luminum Blast din kasi once again tramaan dito yung si Sylvana. That is going to be the fall of Team Payaman. Pero may sagot syempre yung ating Roger. The problem here right now, Maring Athena, is they're going to have a huge problem. Mas sakit sa ulo to right now because why? 3 of their inhibitor turrets is down habang sila wala pang natatake down a turret mismo. Pero Baymax, something to note for na biktima sila ng old school combination on that Lolita, the flick, the Numinum Blast na hindi pa nagkakast totally and then the flicker in, diba? Ilan ang naipit doon ni Boss Dogs? Team Payaman was taken back by surprise and right now eSports needs to choose their fights wisely. Lamang yes na sila if they want to take this round. They need to practice discipline when finishing off against Team Payaman. They got it na eh. Pwede sila mag-antay ng isa pang Lord take and they could force this game around against Team Payaman. Another way para masayang yung kits ng Team Payaman dito, especially with Doggy. No, nakita naman natin kanina kung paano nasayang lahat ng skill ng Team Payaman sa kanya leading for the free Lord. No, pwede nilang ulitin yun. But this time with the backup kasi this time nakakabuo na ng item yung Team Payaman unlike kanina na medyo napag-iwanan. Yes, they're having a hard time defending their own base but still you need to take a point na yung mga minions na pumapasok napafarm pa rin ng Team Payaman so hindi pa rin kayo pwedeng makumpiyansa especially on this match no na tulad ng game 1 diba nakakambak sila kahit sila yung nakakalamang. Pero speaking of comeback, Delgado kalagayan, the only Beerus sa bottom lane show has been taken down. Pumasok pa rito sa paring band. Delgado rin yung kalagayan. Abyssal Trap will be there. Ang ganda, na-cancel out yung Numinum Blast. Stormy Sepa yung isusunod dito will be forced to use this ultimate to dash away. Abyssal Arrow will not connect almost. Still, they're being chased. Pipilitan silang umatras, pero Lord is up. Right now, naman na naman Abyssal Arrow. Look at Doggy. Ito yung sinasabi natin. The shields, the blocks is everywhere. Kaso hindi nila kayang isustain yung damage output ng mga miyembro ng Team Payaman. They're still go talagang hinahabol. Drogi will be forced to back away. The Lord is going to be taken by Team Payaman kaso the base is open on the minions. Ano ang gagawin nila rito, Maring Athena? Wala. De, joke lang. Nahawa na kay Prof. Baymax, questionable for me. Why would you go in na lamang na kayo? The Lord is responding in just a matter of 5 to 10 seconds. Questionable indeed yung ginawa doon nila Van with the guiding wind and the circling eagle.
eto na naman yata yung curse that I'm seeing against team esports right now. The Lord, this is a luminous one, and that's Lord that talaga naninira ng mga tore. This time na hulihan naman ang team Payaman. Silvana is down, was on the top lane. Virus, delikado rin yung kalagayan. Here comes Roger Abyssal. Arrow will connect. Look at the advice. Advance mag-isip yung Serena natin. He knows na mag-figure over the wall na yung Cho or si Virus. Kaya doon nila pinadaan. Grabe naman, Maring Athena. Pero the Lord has been taken down. Mali pala ako ng work, micro-nated by Baymax. Micro-nated. micro-nated eh, no? Antinde. Pero Baymax, something to notice is that nahawakan na ng Team Payaman kahit papano yung map natin right now. And esports is having a hard time again to set up their momentum. Tuloy-tuloy na sana yung gigil nila eh. Pero Team Payaman, on the other hand, makikita naman natin, and we cannot sugarcoat this kind of tournament, guys. And we could see right now Team Payaman gaining the advantage against esports. There was a huge na miscommunication and misposition onto the side of esports. Yes, tama ka dyan, Maring Athena. And look at this. No, magkadikit na yung gold ng magkabilang team as well as yung kill death ratio nila. 11-12. Kanina lamang ang easy boys, pero as of now, Team Payaman is going hard against them. Hindi sila magpapatalo basta-basta. And tama kasi sinabi mo, kailangan na mag-ingat ng easy ports dito. And wow, right now they need to get in their head na walang ultimate yung tank. Oh, Leo Morphe dito with Sibiro sa Missile Arrow will not connect. Pero engagement-wise, I think mag-disengage both of our teams. They need to learn from the yesterday's mistake, Baymax, or the last round's mistake, kung makikita naman natin dito. Team Payaman, on the other hand, very well commended with this kind of pressure that they're facing right now against esports. Esports, on the other hand, in just a blink of an eye, they can force out a game number 3 against Team Payaman. Pero right now, nabawi na nila ulit yung error na nakumit nila doon sa pagsugal, even though the Lord is responding in just a matter of seconds. Yes, Speaking of Lord, Maring Athena, this could be another perfect test for Team Payaman to steal out this Lord. Kasi tulad ng nangyari kanina, kapag naulit yung ginawa ng Easy Ports, na ma-pick offan sila ng dalawang miyembro, this is another free Lord para sa Team Payaman. Pero I think right now, they're chilling down. Wala na yung init kanina na nasa Easy Ports, na talagang gusto nila ng team fight, gusto nila ng pick off. I think right now, na-realize na nila na hindi na pwedeng maulit yung nangyari kanina. Kasi ramdam na nila yung damage output na binibitawan ng Team Payaman is hindi na nila kayang tangkihin. Yes, and alam mo naman, kapag nanggigigil, hindi makapagpigil. Kaya dapat, hinay-hinay lang, guys. So, makikita naman natin for Team Payaman, chill na chill din sila eh. Parang, pag siguro sa personal, kaya natin to laban lang. Diba? For the side naman na esports, wait lang, back it up. Diba, hold up muna tayo dyan dahil masyado tayong mainit. Hot tayo eh. Diba? Yes. Nandun na tayo, guys. Pero speaking of, nandun na tayo. Speaking of, ha? Sa posisyon, sila YSS, in just a matter of seconds, responding na naman dito yung third Lord natin, Baymax. Yes. Level 3 na to. Speaking of Lord, the Lord is going to be up within 4 seconds and binabantayan na itong maigi ng Easy Ports. You don't want to give this to Team Payaman, I tell you, on the side of Easy Ports. So once na sila ang makahawak niyan, automatically, that is going to be their demise. But onto the top lane, Whip the Dragon will connect against the Tamos Karabisa. The arrow is set. Look at the counter and Infernus regeneration! Nagpinawali yung buhay ng Tamos Maring Athena! Akala ko that is going to be a pick-off. Oh, pero here, the Lord is being taken. Pero papasok dito mga miyembro ng Team Payaman kasi hindi nila aabutan. The Cho is going to take down the Selena. Pero nandito pa rin yung Tamos defender, Honglan Ahmad, on the bottom is basic attacking van. Kailangan nilang umuwi, Maring Athena. Yes, tama ka. Why? Because nandito na yung Lord. Oh my God, that is going to be another takedown. Two members is out. Kailangan nilang depensahan yung base nila with just three members. Why is Easy Ports kompleto pa? Numero blast has been activated with connect to Thumbs. Kaso mo, medyo may kakunatan using his Scotter and Inferno will sustain himself enough. Here comes the minion. Easy Ports dito will focus onto the base. Tignan natin kung kakapan depensahan. And I think this goes for game number 3. Easy Ports takes game number 2. Pero ito na nga, Baymax, napakahinit, hot to hot.